For today's video, mga idol, gagawa naman tayo ng homemade mango wine. Dahil may nag-request sa isa natin idol dyan, Edward Guerra. Shout out sa'yo, alright! So, nakaready na ang ating 1.5 kilos na laman ng mangga, wine yeast, Brix meter, white sugar, 7 liters empty bottle with rubber bung and airlock, hot water, and then blender, tapos baso, pang sandok ng hot water, caldero, sandok at embudo. Sa paggawa po ng wine, mga idol, sobrang sensitive po nito. Makontaminate lang ng bakterya, aasim na po siya at magiging suka. Since wala po tayong gagamitin dito na potassium metabisulfite, pang sanitize ng mga wine equipments, gagamit lang po tayo ng hot water, 70 degrees Celsius pang pasteurize. So unahin natin ang 7 liters. Lagyan natin ng tubig sa loob, tapos kalugin. After po natin kalugin, yung tubig ibabalik lang po natin dun sa kaldero. And then yung airlock, pati po yung rubber bang, isa-sanitize din natin. Pagkatapos, ganun din ang gagawin natin sa blender at kaldero. After po natin ma-pasteurize, start na po tayo mag-blender ng mangga, alright! Isali natin ang mangga sa blender, tapos add lang ng hot water hanggang umabot sa saktong dami. Ito palang mangga ay sinama ko na ang balat sa pag-process. At yung tubig na hot water na gagamitin natin is mineral water, 3.5 liters, sakto sa 7 liters na fermenter natin. Ang sumunod ay ilalagay na natin sa kaldero ang na-blender na mangga at susukatin ang level ng sugar gamit ang Brix meter. Papatakan lang natin ng juice sa dulo, tapos sisilipin at malalaman na kung ilan ang sukat. So pagsilip natin, may makikita tayong dalawang kulay, white and blue. Kung saan nahati ang dalawang kulay, yun ang level ng tamis. So ang reading niya ngayon is 4%. Ang target Brix natin para makuha ang 12% potential alcohol is 18 Brix. So mag-add pa tayo ng sugar para mapaabot sa 18 Brix. Kung wala po kayong Brix meter na magagamit sa paggawa ng wine, ito pong 7 liters capacity na fermenter natin ay nakagamit lang ako ng 1 kilong asukal para mapaabot ang target natin na 18 Brix. So now sukatin na natin para makita nyo na tumaas ang reading after maglagay ng sugar. O diba, nasa 18 Brix na siya ngayon. After po natin matimplahan, pwede na po nating isalin ang wine mass sa fermenter. Actually, sinusukat pa dito ang acidity ng wine at meron pang hinahalo na iba pang additives para mas lalo pang sumarap. Gagawin natin yun, mga idol, sa susunod na wine making. Itong tutorial natin ay pwede tayo makagawa ng alak tayo mismo sa loob ng bahay gamit lang ang yeast, asukal, tubig at prutas na gusto nating gawing alak. Pagsalin po natin ng wine mass, hindi po natin pupunuin ng naman ang fermenter. Meron po siyang space katulad ng nakikita ninyo. During fermentation process, yung space na ilalagay natin ay ma-occupy dahil umaalsa at umaangat ang mga sapal. Kapag wala pong space, sasabog po ang fermenter natin. Next naman, maglalagay na tayo ng wine yeast. 1/2 teaspoon po itong spoon na gamit ko. Nabura lang yung 1. So ang yeast na ilalagay natin is 1/2 teaspoon or 1.5 grams. Nasa ibabaw lang po yung yeast at hindi po natin hahaluin. Ang trabaho po ng yeast sa wine, isa po yung kumakain ng sugar at nagko-convert po into alcohol. During fermentation, yung Brix natin, unti-unti po yung bumababa. After 1 month, yung Brix natin is nasa 7 to 9 Brix na lang. Ang sunod naman, ilalagay na natin ang airlock with rubber bang. Yung ilalagay natin na tubig is pasteurized. At ang level ng tubig ay may marking sa airlock. Ito pong airlock ang umaharang sa hangin galing sa labas para hindi makapasok sa loob ng fermenter. Kapag pumasok ang hangin galing sa labas, aasim po yung wine kasi yung hangin may kasama pong acetobacter na nagkukos para maging suka ang alak. Every time po na gagawa tayo ng wine, lalagyan po natin ng mga data. Yung Brix at date kung kailan po natin ginawa,
Bago po ito maging ganap na isang wine, aabutin po ito ng 3 buwan at pwede nang inumin. At i-update ko po kayo mga idol sa mango wine natin during fermentation process. Alright!